Hello mga kako-accountants! Pag-uusapan natin ngayon ang double entry system at financial transaction worksheet. Sabayan niyo ako hanggang dulo sa pag-account ng mga transactions. Ang basic tool sa accounting ay ang tinatawag na accounting equation. Ang bahaging kaliwa ay nagpapakita ng halaga ng pagmamay-ari ng isang business, samantalang ang kanan ay halaga ng assets na sinupply ng outside creditor at may-ari ng negosyo. Ang logic ng pag-debit at credit ay may kaugnayan sa accounting equation na ito. Ang transaction ay kailangan may addition sa both sides, left and right sides, subtractions on both sides, o addition and subtraction sa same side. Sa lahat ng transaction, ang equality ay kinakailangan o dapat ma-maintain o mabalanse. Ang accounting ay base sa tinatawag na double entry system na ang ibig sabihin ay ang bawat transaction ay may dual or dalawang epekto na dapat i-account o record ng business. Ang entrada sa debit side ay dapat may katumbas na entrada sa credit side. At ang transaksyon ay maaaring isa o maraming account ang nasa debit or credit at dapat equal both sides. Each transaction affects at least two accounts. Talakayin natin ang rules of debit and credit on accounts. Ang normal or nature ng accounts ay iyong positive side of the equation, samantalang ang negative side ay nagpapahiwatig na hindi yung normal na position ng account. Assets. Ang asset ay nasa debit side ng accounting equation. Ito ang normal niyang position. Sa position na ito, tataas ang halaga ng assets mo kapag may dinaragdag ka na asset sa debit side, samantalang nababawasan ang assets mo kapag naman ay niligay mo ito sa credit side o sa kanang bahagi ng accounting equation. Liabilities, capital, or equity. Ang liabilities, capital, or equity naman ay nasa right side ng accounting equation. Kapag daragdagan mo ang utang mo o magdadagdag ka ng pondo sa business, dapat mong i-credit o dagdagan ang right side ng accounting equation. Kung magbabayad ka naman ng utang o di kaya kukunin mo ang iyong perang in-invest sa negosyo, gagamitin mo ang debit side o kaliwang bahagi ng accounting equation para mabawasan ito. Revenue or income. Ang revenue or income ay kaparehas ng nature sa liabilities, capital, or equity. Ang positive side ay nasa right side, samantalang ang negative side ay nasa kaliwa. Expenses. Ang expenses ay bawas sa revenue or income, kaya't kabaliktarang ang normal side nito sa revenue or income at saka capital or equity. Gusto kong i-emphasize na hindi lahat ng business transaction ay kailangan i-record. Ang financial business transaction na nakakaapekto ng assets, liabilities at equity lamang ang dapat i-record o i-account. Ano ba itong business transaction or even financial business transaction na walang accounting event or effects sa accounting equation? Halimbawa nito ay ang pagdedeklara ng dividendo sa mga shareholders. Ang pagdedeklara ng dividend ay kailangan lang i-memo. Simulan na natin ang maikling ehersisyo sa pagtatala ng financial business transaction sa ating financial transaction worksheet. Si Professor A ay gustong magtayo ng accounting firm ngayong taon. Ang mga sumusunod na transaksyon ay nangyari sa buwan ng Marso. March 1. Professor A invested 100,000 to start an accounting office. Kapag ikay magtatayo ng negosyo, dapat pakatatandaan na a separate entity is established. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dapat ang negosyo ay hindi nakahalo sa personal na financial affairs. Kaya mayroon tayong proseso na kailangan mag-apply ng business permit, magbayad ng buwis dahil nagiging isang juridical person o hindi physical na tao pero legal na tao ang business. So sa transaksyon na ito, ang 100,000 was invested by the owner, affecting assets and owner's equity of the accounting equation. There was an increase in asset from 0 to 100,000, an increase in owner's equity from 0 to 100,000. March 3. Purchased office supplies worth 20,000 on account. Ang effect ng transaction ay increase in assets and liabilities. Ang keyword na on account means inutang. So pansin nyo na ang equality ng accounting equation is maintained. March 5. Purchased additional office supplies for cash 10,000. This is an increase in assets and decrease in another asset form of asset. March 6. Paid the accounts payable in full. This reduces both sides of the accounting equation by 20,000.
reduction in cash and accounts payable accounts. March 8, purchased 2 units of computer with printer for 50,000, 30 days. Hindi sinabing in cash ang pagbili, kundi 30 days ang nakatala. It signals a credit or utang. It is what we call as credit term, panahon na kung kailan dapat mong bayaran ang utang. This transaction increased assets and liabilities. March 10, rendered accounting service for cash, 25,000. Accounting service provided is a revenue or income. Ang income ay nakuklose sa income summary. Ang income summary ay component of capital or equity. Hence, ang transaction na ito ay increase in asset cash at increase in capital or equity. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang capital or equity at revenue or income ay parehas ang nature. It increases kapag credit side and decreases sa debit side. March 15, rendered accounting service on account, 30,000. Instead of increase in asset cash, this is an increase in asset called accounts receivable. March 15, paid Meralco bills, 3,500. Ito ay debit utilities expense and credit cash. Ang debit expense ay kantumbas ng debit capital or equity, kaya naka-minus ang amount na ito sa capital account. March 20, collected 10,000 from customer. This is an increase in asset cash and a decrease in asset accounts receivable. March 22, a short-term loan from a local bank was granted in amount of 50,000 less 5,000 financing charges. Professor A issued a 1-year promissory note. Ang transaksyon na ito ay nagdulot ng increase in notes payable worth 50,000. Ang 5,000 na interest expense ay increase in expense na katumbas ng decrease in capital or equity. Dahil dito, nakakuha lamang ng 45,000 cash si Professor A. March 27, Professor A withdraws 20,000 for personal use. This is both a decrease in cash and capital. March 30, at the end of month, physical count of the supplies revealed that 5,000 had been consumed. Ang 5,000 na na-consume ay naging part ng supplies expense, a debit or increase in supplies expense, which means a debit or decrease in capital. Mababawasan din ang asset supplies ng 5,000. After a month, makikitang ang equality ng both sides ay maintained pa din. Sanayan at mag-solve kayo ng mga problems na ganito para ikay mahasa at masanay. Kung mayroong kayong topic na gusto kong talakayin, comment lang kayo below. Hanggang sa muli, Kako Accountants!